Magandang araw mga tol, Floyd Mayweather. Nagsalita na po siya tungkol sa laban ni Crawford versus Spence. Wika ni Floyd, ayaw niya magsalita ng masama tungkol sa dalawa dahil parehas nakakasama at kaibigan niya. Pero nagbigay siya ng sariling opinyon. Ayaw daw niya sana mangyari ang laban na yan dahil kung si Mayweather umano ang naging trainer ni Spence, hindi daw niya papayagan na lumaban si Spence sa 147 at 154 pounds. Dapat lumalaban na daw yan sa 160 or 168 pounds. Parang sinasabi ni Floyd mga tol na wala sanang undisputed champion ngayon sa welterweight dahil gusto niya bitawan na lang ni Errol Spence ang belt at umakyat ng division. Buti na lang pala mga tol, hindi si Floyd Mayweather ang naging trainer. Wala sanang undisputed ngayon sa welterweight. Binanggit pa ni Mayweather na kahit sinong boxer daw sa ngayon mula kay Muhammad Ali, gusto na lang ikumpara sa kanya. Lumang champion at makabagong champion, lahat na lang daw gusto ikumpara sa kartada ni Floyd. Pero isa lang daw ang sigurado kay Floyd mga tol, kahit makuha mo lahat ng belt, kay Floyd naman makuha lahat ng paycheck. Siya pa rin daw ang pay-per-view king sa boxing at hindi ito magagawa ng sinuman. Maging undisputed ka man ng ilang division pero hindi daw nila magaya ang pay-per-view ni Floyd. Importante pa rin daw ang laman ng bulsa. Kaya tinawag daw niya ang sarili na TBE. Nabanggit pa ni Floyd mga tol na ngayong era, kapag lumagpas ka na daw ng 30, sinasabing wala ka na sa prime. Lalo na kung lumagpas ka ng 35. Samantala kay Floyd noong panahon daw na nilabanan niya si Canelo Alvarez. 23 daw ang edad na may kartadang 40 fights at walang talo. Isang former champion pa. Ang edad daw ni Floyd Mayweather noon ay 36. Ibig sabihin wala na rin sa prime si Floyd. Pero ang excuse daw na naririnig niya sa mga tao, kulang sa experience si Canelo kaya natalo. Lagi na lang daw may excuse kung panalo si Floyd at hindi nila binibigyan ng credit. Ganon din daw ang nangyari kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Wala na daw si prime si Pacman kaya lumaban si Floyd. Pero mas matanda naman daw ng 2 taon si Floyd kumpara kay Pacman. Kaya parehas daw sila na wala na sa prime. Kung sakaling napaaga daw ang laban mga tol, hindi kikita si Mayweather ng sobrang laki. Hindi rin aabot sa 4.6 million pay-per-view ang laban. Kaya tama lang daw ang patient na ginawa ni Floyd. Niluto ng gusto ang laban bago kinain. Hindi naman daw kailangan magmadali sa buhay lalo sa pagiging boksingero. Mangyayari daw ang laban sa tamang panahon para ma-maximize ang kikitain sa laban. Katulad sana sa naging laban ni Tank Davis versus Ryan Garcia. Mas mabenta sana ito sa pay-per-view kung nag-champion muna si Ryan bago lumaban kay Tank Davis. Kumbaga niluto muna ng gusto bago nagkainan. Sa ibang banda naman, Demetrius Andrade versus David Benavidez. Pinag-uusapan na ang laban ayon kay Dan Rafael. Target daw ang laban bago matapos ang taon. Kung sino ang panalo, maging mandatory ni Canelo Alvarez. Sa ngayon mga tol, hawak ni Benavidez ang interim WBC super middleweight. Dapat mandatory na yan ni Canelo. Pero may laban pa si Canelo kay Jermell Charlo ngayong September 30. Magkakaroon pa ng 2 laban si Canelo ayon sa pinirmang kontrata sa PBC. Kaya opsyon ni Benavidez ngayon, lumaban muna sa iba habang nag-aantay kay Canelo. Punteriya ngayon si Demetrius Andrade na isang undefeated. Magandang bakbakan nito mga tol dahil parehas may lakas. Sana maikasa ito ng PBC promotion bago matapos ang taon. So abang na lang po natin yung mga karagdagang updates mga tol. Maraming salamat po.